sa sa atin yung Spirit ni Cristo. Sabi ba doon kasi may verse na kapag wala yung kasi yung Spirit kanyang umaga, sabi, pag wala tayong Spirit ni Cristo, hindi marireveal sa atin yung mga nireveal ni Cristo sa panahon ngayon. Kasi di ba meron nga tayong progressive ministry tsaka yung message of God. Ano nga yung message yung ano? Yung message sa panahon ngayon. So, hindi mo malalaman yun kung wala kang Espiritu ni Cristo. Kasi yung Espiritu ni Cristo, ito yung pagtanggap natin sa kanyang Espiritu na dapat pinamumuhay natin. Pero diretso na, wala nang basa-basa. Pag nagbasa ka, pakukuin kita. Diretso na, share. Okay, share. 1 minute ulit. 1 minute lang. Matakbo. Oh, go. 1 minute. Ano yung narinig kanina? Ano? Ayun nga, si Cristo, di ba? Ano, paano ba sila na yung isa, di ba? Sabi mo, makapagod na yung isa. Paano ba sila na yung isa? Nakaisa nga sila, di ba? Si Espiritu. So, sabi ni Brother Francis kanina, ano ba, yung pinakalaro ko kanina ng gabi na sabi niya, yung pag yung, ano nga, di ba, pag yung Espiritu ng Anak, ay pag yung Espiritu Santo, tinapag na natin, parang, di ba, yung Espiritu ng Anak, nasa atin na rin. Kasi nga, di ba, yung Espiritu ng Anak, parang, ano, siya yung nag-i-jigda sa atin sa, ano, sa Ama. Tapos, syempre, yung Anak, di ba, nung, nasa kanya na rin yung Espiritu ng ano, nung ay parang nagkaisa na nga di ba kasi Espiritu ng ano lang Ama sa kanang na lang parang ganun. So sabi nung parang pag tinanggap na natin yun yung Espiritu Santo or yung Holy Ghost ano parang yun na yung magagabi sa atin andun na rin yung ano yung Espiritu ng ano yung Christ ganun tama ba? Ganun ikaw na Isa po kayo po. Isa ay kapatid. I-adapt it. So,
sabi, tapos sabi po niyo at ano po, at sabi nga ng mga tao, pwede nga daw po sila papasok sa, para nga daw, ano nga daw, ang tugas na daw, ang tugas na daw yung pasok ni umpisa pa lang, maganda yung resulta na kilalabasan nun. Kasi,
ano, binigay mo yung 100% para sa Diyos, binigay mo lahat, parang ano, pinokus mo lang talaga sa Kanya, umaakit ka, na ano, gawain, tas parang focus ka talaga sa Kanya, tas sincere ka talaga sa paglilingkod sa Diyos. So kung 100% ibibigay mo sa Kanya yun, yung resulta na, yung effort, ano, magiging maganda yun. Tapos, yung sa ano naman, real victory naman, yun naman yung sa Proverbs chapter 2, verse 7 to 8. So yung muna, ano, He is the source of victory. So ibig sabihin na to, ano, siya yung source ng, ano, katagumpayan mo. For example, di ba, ano, ang Diyos, ano bang purpose, bakit natin ito ginagawa? Di ba para sa Diyos? Para maging, ano siya, yung kalugod-lugod sa harapan niya. So ano ba yung dapat mong gawin? So yung magiging victory mo sa Kanya, yung source na yon, ibig sabihin yung source natin, ibig sabihin yun yung Ama o yung Diyos na yung pinaglilingkuran natin ngayon. Tapos, pangalawa naman, He shield the blameless. So ibig sabihin, pinoprotektahan niya lahat ng, ano, yung parang pinoprotektahan na lahat ng blameless or para, ano ba? Ano ba yan? Yung parang pinoprotektahan niya yung, yun, parang ano, pinoprotektahan niya yung mga walang kapintasan, gano'n. Tapos, pangatlo, He guards the just. So, ibig sabihin naman ito, inaalagaan niya naman yung mga ginagawa niya, yung mga tama, gano'n, di ba? Tayo, di ba, kapag ka, halimbawa, as a Christian tayo, meron tayong inaalagaan sa atin. Yun yung pananampalataya natin sa Diyos na dapat maging sincero tayo doon. Ano, katulad natin, di ba mga kabataan, example na dito, kailangan natin maging sincero para, isincero para, ano, makuha natin yung patagumpayan natin hanggang sa wakas. Tapos, pang-apat naman, yung He protects the faithful. So, ibig sabihin naman ito, pinoprotektahan niya yung pagiging faithful mo sa Diyos. Yung, ano ba, ano, yung paglilingkod mo sa Kanya, pinoprotektahan niya ng Diyos. Diba, ano, alam naman natin na kahit ano tayo, nilingkod tayo sa Diyos, hindi naman natin masasabi na, ano, hindi tayo mapapasukan ng paaway. Kahit na nakaupo ka lang dyan, wala akong ginagawa. Nagkakaroon tayo ng, ano, pandadayo. Yung, ano, napapasukan tayo ng paaway. Kasi, sa cellphone pa lang, di ba, kapag ka, ano, yan, sa cellphone pa lang, yung sa mga preach, gano'n, kailangan, ano, nakafocus tayo dun. Kasi, once na, ano, binigay mo na yung pagiging tagumpay mo para sa Diyos, kailangan, ibigay mo na yung 100% para sa Kanya. Hindi yung, ano, susingit mo pa yung ibang mga ginagawa mo na hindi kaayaan sa harapan ng Diyos. So, kailangan maging faithful ka sa harapan ng Diyos para maging isa ka faithful. Yun na. Kasi isa libutan na mayroong fellowship, di ba, sa pag-uusap sila, nakakaroon na sila ng fellowship. Pero dito po namin nabisabi na fellowship in the spirit yun kapag wala yung Diyos doon. Sabi dito, sa second, sa pinili ko yung verse is 1 Timothy 2:15, sabi ko doon, stand to show thyself. Pero sinabi sa, ano, 2 Timothy 3:7, maraming nag-aaral ng salita pero hindi sila nakakaabot sa kabataanan. Yung sinisikap nila, kinakaya nila na aralin yun, pero hindi po sila nakakaabot sa katotohanan. Sabi, ato, masakit daw nakaranasan yun, dapat daw hindi natin maranasan yun. Kaya nga, di ba sinasabi na sa individual natin, doon pumapasok yung PDP.
So yung Philippine may personal devotional time, di ba? Yung adoration, ano ba yung ginagawa ko pag nag-a-adore tayo, di ba? Siyempre, ano, sinasamba ko yung pangalan ng Diyos. Tapos, ano, confession. Yung pagpa-confess daw natin, hindi lang daw po yun yung kasal na ginagawa natin sa araw-araw. Yung nakapagsinungaling ka, nakagawa ka ng masama. Yung dapat daw natin pag-isihan, yung ano, sa spiritual natin, yung daw po yung pinakamahalaga. Kagaya daw ng pagbobo ng pakailam sa ano, kapatiran, ano, nagkakaroon na daw po tayo ng kasalanan mo. Tapos, yung ano, iba sabi nga sa Ramadan, ano, yung kailangan daw ihandog natin yung katawan natin as ating sacrifice, holy and acceptable to the Lord. So paano ba natin magagawa sa tinubog na doon? Sabi ko ba, you cannot serve the master at the same time. So hindi ko ka pwedeng maglingkod sa Diyos at maglingkod ko sa kaaway. So kailangan sa isang table ka lang maglingkod. So sabi dito, ano, yun nga, sa Romans 12, sabi, do not conform on this world yun. Sabi, kasi kalalawin na doon tayo ng Diyos, kailangan sa kami tayo sumasaka. Di ba nga si Cristo, sinabi niya nung ano, pinako siya, Father, not your, ano, sabi niya, Father, not my will, but your will be done. So, dapat daw, kailangan, ibibaw natin sa sarili natin yung self-righteousness. Kasi, kapag makipag-fellowship daw, di ba kasi pag nag-PPDP tayo, nagkakaroon tayo ng communication sa Diyos. Ibig sabihin, nagkakaroon din tayo ng fellowship. Kasi kinakausap natin siya, di ba, kapag nagpapasalamat tayo, nanghihintay ng tawad. Tapos, ano pa, meron tayong mga kailangan. Tapos, doon naman sa family. Di ba kapag sa, ano, load ng family, nandun yung FTT. Ano ba yung ginagawa pag FTT? Di ba yun yung, ano, nagkantahan mo na, babasa ng booklet niya, ng sharing. Sabi doon, kapag sama-sama daw tayo nag, ano, nagpe-fellowship, dito yung tinatawag na family devotional time. Kasi yung parang pinaka-tinawag na daw po ng Diyos is yung pamilya. Kailangan daw, hindi lang yung sarili natin yung present natin sa Diyos na holy and acceptable. Kailangan daw, andun din yung pamilya, kailangan paging banal. Kailangan daw kung meron tayong instructional message, di ba? Kailangan tindigan natin yun. Sabi, kapag yung isang, yung tatay daw po sa tahanan, hindi siya tumayo sa ano, gagalingin siya ng kaawal kasi dalawa nga yun ba, it's either good or evil. Sabi, yung magulang nga daw siya yung nagiging priest at siya nga yung pinakahari sa loob ng tahanan kaya kailangan siya yung nagpapaguban. Tapos na naman po sa church, di ba, ano yung royal priesthood. So, ano yung ginagawang pakialaman sa isa't isa? Part yun ng ano, yung intervention, part siya ng fellowship. Kasi, ano eh, yung parang pakialam mo, tumatagos na doon sa kapatiran mo. Kailangan na daw, magmamanifest yun sa ating one day. Kasi ano, kadalasan na daw, wala nang pakialam. So, kailangan na, hindi lang sa sarili, sa pamilya, kailangan kumakulating sa church. Kasi yung church nga doon ng bawat pamilya nagagamit yun, di ba? Kasi yung compose ng iglesia is pamilya. So, kailangan, sa loob pa lang ng tahanan, nasisimula na para sa church, hindi na pamilya. Thank you.
sa pagkasin sa padre. Yung Holy Spirit, maraming sinabi ng Bible na ang Holy Spirit, kung Diyos ay Espiritu, di ba? Sinasabi ng Bible. Na ito po ay nahayag o nag-manifest dun sa tinatawag na naman. Ito ay mababasa natin dun sa 1 Timothy 3:16, ano? Sabi dito, without controversy, which is the mystery of godliness, manifest in the flesh. Yan. So, ang trabaho ng Diyos, siya po ay palaging nahayag sa laman. Ang Diyos ay palaging nahayag sa laman. So, nandito na tayo sa tinatawag na mga kapatid na so, yung three titles. Yung three titles ay ang three titles ng Diyos, yung pagiging Father, Son, and yung Holy Spirit. So itong tatlong titulong ito, ito ay manifestation ng Diyos. Father, Spirit, Eternal Spirit, di ba? Father, Eternal Spirit. Yung Eternal Spirit, ayon dun sa binasa natin, siya po ay nahayag dito sa laman. Kaya nagtawag dun ay Holy Ghost. Kapag ang Espiritu ng Diyos nahayag na sa laman, ito ay Holy Ghost. Okay, kasi may ministry yung Diyos. Yung Father, na kung saan siya Espiritu, sabi ng John 4:24, God is the Spirit. So ito ay nag-manifest dun sa anak, sa Luke chapter 4, no? Hindi ko lang ito kung ano version. 424 ba yun? Na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Luke chapter 18. Ayan, nakulay. Ayan. So ngayon, natapos yung dispensation ng ito, alam natin na yung Father, yung Diyos, isang Diyos na hayag sa laman, sa anak, okay? Tao. Diyos na hayag sa laman, tao, manifestation ng Diyos sa laman. Ngayon, malinaw naman yung Bible, yung binabasa ni Brother Francis na itong anak, title to, meron itong saliling Espiritu, di ba? Sabi ng John chapter, anong talata yun? John chapter 5? Wait, ano? 5:26. So may sarili siyang Espiritu. John 5:26. Ngayon, yung Espiritu ni Kristo at yung Espiritu ng Ama, di ba, nagkaroon nga ng sinatawag na ano? Union. Katulad natin, nakipag-isa rin tayo. Naging isa, to become one, ano? Yung Father, Son, to become one Spirit. So, sa Espiritu. Ganun din tayo, naging isa kay Kristo nung tumanggap tayo ng Espiritu.
Yung Ama ng Espiritu, tinanggap ni Kristo, at yung Espiritu ng Ama, Espiritu ni Kristo bilang tao, bigyan Espiritu ng Diyos, tinanggap din ng Church. Itong Holy Spirit, tinanggap na ng Church. So, tayo ngayon, tama ba yung ano ko? Church. Kaya tinawag tayong Holy Ghost Church, no prophet. Nabasa niyo ba to? Holy Ghost Church. May quote ba yan? May quote yan eh. May quote yan, itong umali natin. May quote yan. Anong talaga? Hindi, di ba? Quotation po, no prophet. Oh, may tinawag Holy Ghost Church. Bakit? Kasi yung Espiritu ng Diyos na nasa anak, okay? Ngayon, sabi ng 2 Corinthians 3:17, nakabasa nga po. 2 Corinthians 3:17. Yan may Bible. Baka Church of the Holy Ghost o Holy Ghost Church? Holy Ghost Church yan. Ano sabi ron? Pakibasa nga, brother. Okay? 3:17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan ko sa lahat ng mga 3:17. Second Corinthians. Ay, wala ko rin. Wala ka. Second Corinthians. Ngayon ang Panginoon ay siya ang Espiritu. Yan. Ang naroroon ng Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Yun. So ngayon, Abiron, ang Panginoon ay siyang ang Panginoon ay siyang ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. Ibig sabihin, nandito na tayo sa tinatawag na dispensation ng Holy Spirit. So, manifestation yan. Kasi ito title, Ika sa inyo po. Yung Father, makita niyo pa po ba? Amen. Father, Son, Spirit, Holy Spirit. Okay, so ito po ay title po ito. Hindi ang pangalan. Hindi pangalan yan, title yan. So, okay. Ito, name. Ito yung name. Okay? Lord Jesus. Yan. Yan naman yung name. Okay, gets nyo? Ngayon yung manifestation. Manifestation niya. Okay. Ito ay God with us. God. God above us. Okay. God with us. Manuel. God. Ayan. So ito. Ayan. Eh, trabaho. Baka kailangan mo nang lagyan ng gano'n. Bar. Ayan. Kahon. Kahonin natin. Oo. Ayan. So yun po, malinaw. Na iisang Diyos lang gumagawa nito ay dun sa 1 Corinthians 4, ano, kung di ako nakakamali, yung there are diversity of operation. Anong po na yun? Anong talata yun? Corinthians 12. There are diversity of operation. Pakibasa nga. Pero may kumayawa na. Good night.
kalimutan mo? Ano talaga? Hindi mo alam yun. Ano? Six? Twelve, six. Twelve, six ba yun? Hindi ko alam kung First Corinthians chapter 6 verse... Yung diverse, ma- ano? There are diversities of operation. Yun? Paki ano? Paki ba? Paki ano? Preachers 12? 12, 4. 4? Ayun yan. 12, 4. First Corinthians 12, 4. Oo, oh, sige nga, paki ba? Now there are diversities of gifts, but the same spirit. But the same? Spirit. Yan ano? Sa iba, brother, Eric, sa Bible. 6. And there are diversities of operations. Yan! It is the same God who is working in all. Ang linaw. Ulitin mo nga. And there are diversities of operations, mm-hmm. but it is the same God which worketh all in all. Same God. Ang gumagawa nito, same God. Yung operation niya, siya din yun. Marami nga lang siyang iba't ibang paggawa. Pero, siya rin yung Diyos na isang gumagawa niya. So, malinaw, kaya nga ang prophet din ang kamali dyan, sabi niya, God was in Christ. Di na ba sinabi, no? God was in Christ. Okay? And Christ. God was in Christ. Sabi niya, inanwete, di ba? Meron siyang inanwete. God was in Christ. So, ngayon, Christ, kung ano yung nakay Kristo, yun naman din ang kung ano yung nasa Diyos, ipinamana niya kay Kristo. At kung ano naman yung ipinamana kay Kristo, yun ang ipinamamana sa atin. Kung ano yung tinanggap ni Kristo sa Diyos, which is the Holy Spirit, sabi niya, sumasakay ng Espiritu ng Panginoon, sabi niya, sa Luke chapter 4:18, yun din ang ibinigay niya sa atin sa panahon natin, mga kapatid. So, yun, malinaw, ano, na tayo po ay based on Bible, and then dun, pinakapa naman din ang prophet yan. So marami lang kasing mga ibang mga anong prophet na medyo na... Pwede magtanong? Kadim, may tanong ka pa kanina. So yun, mga kapatid. May tanong ko ba kayo dun sa ano ko? May tanong kay Kadim. Anong pagkakaiba din ng tatlo? Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba nilang tatlo? Pag ginawa mo itong pagkakaiba, magiging tatlong persona yan. Kaya sagutin mo, anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba ng tatlo? Okay. Sabi nun, this is the same God. Same God, okay. Ibig sabihin, anong pagkakaiba nung tatlong ito? Yung tatlong titulo? Siyempre, iba yung father, iba yung anak. Isang personal. Ang personal dito ito, yung anak. He's the only one person. God. Siya yung ano, siya yung persona ng Diyos. Ito, walang persona ito kasi spirit. Siya rin ito, itong Holy Spirit, itong Father, isa lang yan. Siya rin hindi. Ha? Ang Diyos, isa lang. Okay, ito. Ito ang Father at saka yung Holy Spirit, it's the same. God is the Spirit, that's what they call. Kaya lang, ang pagkakaiba nito, ito, anak, tao, pero hindi lang siya ordinary tao kasi hindi naman yan nilalang kahit true sex, eh, no? At saka yung dugo niya, hindi dugo ng mundo. Dugo ng Diyos. Nilalang ng Diyos yung dugo niya. Ay, hindi wala kasi yung prophet yun. Yun ang sinabi mo, dugo ng Diyos eh. Mapilatan yun talaga kung ano talaga. Ah, wala tayo may bibigay. Pero hindi po yan, hindi po dugo na. Kasi kung dugo ng tao yan, marumi yun. Nakasalanan yun. Ang tanong ko yan, kung dugo ng Diyos, sino tinugo sa dugo ni Kristo? Sino tinugos doon? Sino tinugos ng dugo ni Kristo? Sino tinugos? Di yung mga ano, anak niya. Sino mga anak niya? Abe, yung mga bahagi niya. Lahat ba? Hindi lahat. May pinili ang serpiente. May pinili siya. Sinong pinili niya na tinugos sa dugo ni Kristo?
Yung mga anak nga po niya. Lahat sa Biblia, lahat sa Biblia ng Biblia. Wala kasi sa akin yung ano eh. Pero iaano natin yan. Teka. Yeah, prepare kasi wala sa akin yung aking... Maganda yan eh. Pero ang din... Ah, teka. Ano natin dito? Makikita ko po. May time pa ba ako? Meron pa. Ha? 10 minutes. Wala kasi sa akin yung look. Kapag dito ko kasi... Sino po sa dugo ni Cristo? Sino ang dugo ni Cristo? Sino ang dugo ni Cristo? Kasi parang ganito po yan dati. Ano? Ano ba yung tutukusin ko sa kutsa? Yung pag-aari ko, yung pag-aari ng iba? Hindi. Ang tanong ganito eh. Hindi lang may punti lubos. Kasi dugo ng Diyos eh. Napunta tayo sa kuri. Ang tanong doon ganito. Para sino ang tinubos sa dugo ni Cristo? Tayo. Ang mga anak niya. Tayo mga anak. Yung mga... Paano yung lahat ba ng tao? Hindi nga po anak na... Sabi mo kanina, lahat ng tao. Ibig sabihin. May pinagit pa ako lahat. Wala. Wala tayo, wala akong pinagit. Okay. Diba sabi ko po, diba, mayroong bini ang serpente. Okay, ganito. Tanong ulitin ko na doon. Sinabi mo, dugo ng Diyos. Diba? Dugo ng Diyos. Ang tanong ganito, sino ang tinubos sa dugo ng Diyos? Natural, yung mga anak niya. Sino ang mga anak niya? Eh di mga sa kanya, mga bahagi niya. Kaya nga, ilalag mo talaga kung sino. Kasi lahat mayroon marami. Kasi sinabi ni Cristo, hindi lahat ng tao kung may kilala sa akin. John chapter 8, pakibasa, verse 44. Hindi lahat ng tao kinikilala ni Cristo. Tama. May anak ng Diablo, titignan natin. Sige, pakibasa mo, John chapter 8, verse 44. Patrick, pakibasa. Those who are belongs to the word of God. Pakibasa na lang. Sige, unan ka. Kasi wala akong may punti ko na ano eh. John 8:44 daw. Rab. O sige, pakipasa. Sino bukas, ano? Hindi lahat alam ng Diyos. Pero may anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Okay, nasa natin. Ito yung Bible. Okay, ganyan mo na. Kayo sa inyong amang Diablo. Oh, okay. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. O, merong anak ng Diablo. Ay sa inyong amang Diablo. Ibig sabihin, si Satanas, may mga anak siya. Yung Diablo. Okay? Ngayon, sino naman yung anak ng Diyos? Basahin mo. Uno, 12 ba yun? Sino yung mga anak niya? Natapuan, ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkaloban niya sila ng karapatang maging mga anak. Ayun lang yung anak niya, yung tumanggap. Pero pag hindi ka tumanggap, nag-grenday ka sa mensahe, hindi ka anak. Pero ang tanong doon eh, sino ang tinubos sa dugo? Yung anak niya. Wala akong nabagalan ng anak doon eh. Wala tinubos sila eh. Wala eh. Wala sa Bible. Understood na po yun. Kapag kayo may pag-aari. Tinanap po ba yung Diyosyo? Bawa ba yung Diyosyo? Datap. Tinubos sa dugo ni Kristo. Sino po? Iglesia ng Diyos. Lahat ba iglesia ng Diyos? Iglesia ng Diyos. Sino kanino iglesia ng Diyos na siya Kristo? Hindi. Sino nga pong yung iglesia ng Diyos? Tayo nga iglesia. Kasi maraming iglesia ng Diyos eh. O yun nga. Ngayon, sino ngayon ang iglesia ng Diyos na tinubos ni Kristo? Sino yung iglesia ng Diyos na tinubos ni Kristo? Okay. Okay, basahin mo muna. Basahin mo muna yung John 8:44. Tignan natin kung yan ba ang iglesia ng Diyos. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Anong gagawin ng mga anak ng Diablo? Siya ay isang mamamatay tao, buwan pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama. Dahil... Ang mga liar. Ah.
tayo. Or he is a liar. Anong iglesia ngayon? Meron ganyan na ano, character. 3,000 ng iglesia ng Diyos. Anong character meron dito? Kasi okay ba sa 1 John chapter 3, 19? 1 John chapter 3. Hindi ito yung church na tinubos ng Diyos. O, so alamin mo na lang kung anong church itong mga to, gawain to. 1 John chapter 3. Verse 9 hanggang 10, pribasa. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Tama. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. Okay. At siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Okay, pribasa. Dito na hayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ayun. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Oo. Iyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Iyang. Ituloy mo pa. Okay. 11. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buwan ng pasimula na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Yeah. So, totoong church, mayroong pag-ibig sa isa't isa. Kung iaano mo pa sa taas, binanggit yan si Cain at Abel. Si Cain, parang bro, killer si Cain. Bro, parang mayroon akong nakikita sa ibig mo sabihin. Killer si Cain, pero siya ay ano si Cain? Diba? Yung mangalak ng Diyos. So hindi yan ang tinubos ng Diyos. Hindi niya pag-aari yan. Ang tinubos ng Diyos, yung mga tumanggap sa Kanya. Sinong tumanggap sa Kanya? 1 John 1:12, ang tumanggap sa Kanya. E ba hindi ko kilala ko yan, napakadami yan. Lagat mo ba yung man doon sa gawa? Kailangan ko. Kasi yung kung iglesia mo, papasahin mo. Iglesia ng Diyos, hindi mo sa iglesia apan, hindi mo sa dugo ni Kristo. Okay, iglesia ng Diyos. Anong iglesia ng Diyos? Iglesia ng Diyos. Okay, anong iglesia ng Diyos? Anong iglesia na sa kay Kristo? Ano sa Diyos? Anong iglesia? Anong iglesia na kay Kristo na sa Diyos? Okay. Ito siguro ba? Ang iglesia po ah, ito ah. Ang totoong iglesia. Meron po silang ganito. Apostles doctrine po ang kanilang batayan. Kapag ka hindi apostles doctrine ang iglesia, hindi sa Diyos yan. E paano yung mga tulad ng 18? Ano po ba iglesia tinutukoy nyo? Ika tayo po ang iglesia, sabi niya ni Kristo sa 18. Sa Mateo 16:18. Ang iglesia tinutukoy doon, pero ito po. Apo, ito po. Anong iglesia tinutukoy ni Jesus Christ doon? Mateo 16:18, merong may kapahayagan po. Kapag ka ang kapag ang tao walang kapahayagan, di iglesia ng Diyos yan. Dahil ang itinatag ng Diyos, may kapahayagan. Itinatag, itinayo sa bato ng kapahayagan. Kaya parang ang revelation yan. Ang iglesia malaki yan eh. Ang revelation. Aba, eh marami nga yan. Kapag alam niyo po yung hiwaga ng Diyos, alam niyo yung naitago, alam niyo yung history tungkol sa baptism. Doctrine po sa palatin eh. Ano po yan sa church eh? Kapag ang church, kung pangalan lang po ng church, marami. Pero pinag-usapan natin, anong church ang tinubos ng Panginoon? Eh doon, sumasalig, doon sa doktrina ng mga apostol, yan totoong church. Anong doktrina ng mga apostol? Yung totoong church, may revelation. Alam niya yung baptism, alam niya yung Godhead. Nandun na ang aral. Ngayon ang tanong ganito. Paano mo makilala tuwod ang mga tao na sumalim? Paano mo makilala? Ay, hindi ako magaling. Hindi po. Ang church, oh. Ito po ay, ang sabi, traditional o kaanin? Ang church, membership. Membership.
Membership. Ay, hindi po membership. Membership o congressional? Hindi po. Ang gagawin nyo lang po, sabi nun, si John Montwer tumanggap. Hindi, John, tanong ngayon. Apo. Tanong ngayon. Ang iglesia, congressional o paamin? Ang ibig sabihin ng iglesia, iglesia, ito po ay katawan. Ulo sa ulo ni Jesus, katawan. Sino ang ulo? Si Kristo. Si Kristo, ano ang tawag? Ano ang tawag? Si Kristo ang katawan, si Kristo ang ulo, po, ano si ang tawag? Hindi po si Kristo ang katawan, si Kristo po ang ulo. Si Kristo ang ulo, si Kristo ang katawan, ulo ni Jesus. Tama, tanga po hindi. Si Kristo ang katawan. Si Kristo ang katawan. Basahin po, ano po, ano pong talata? Kolosas 1:18. Basa, 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 basa. Basa. Siya ang ulo ng katawan. Siya ang ulo ng? Katawan. O, ba't sinabi mo siya ang katawan? O, siya ang katawan, siya ang ulo. Hindi po ganun. Basa. Basa mo, paki, ano po, katawan. Sige po. Hindi po ganun. Sige, siya ang ulo ng katawan. Ng katawan. Si Kristo ang? Ulo. Ulo. Sino ang katawan? Sino ang katawan? Sino ang katawan? Iglesia. Iglesia. Ano ang pangalan? Ang tawag niya, head of the body. Oh, ano ang pangalan ng iglesia? The mystical body of Christ, ang tawag niya. Gusto niya kasi marinig ang iglesia ni Kristo. Ah, ano ang pangalan? Ano ang pangalan? Pangalan. Anong pangalan? Si Kristo ang ulo at siya ang katawan. Anong pangalan ni Kristo? Hindi na yun ni Kristo. Okay. Kung kaanya, kung kongresyonal, kung kongresyonal, kung kaanya, malalaman. Kailan po pala itatag ang iglesia? Tinanong po na sa kanila. Tanong po sa inyo, kailan po pala itatag yung first church? Ang iglesia? Yung original. Panahon ni Kristo. Panahon ni Kristo. Anong pangalan po? Iglesia ni Kristo. May mababasa po kayo? Roman 6:6. Iglesia ni Cristo. Roman 6:6. Okay, tama po yun. Iglesia ni Cristo. Pero, doon sa Acts, ang tawag doon sa mga alagad, ano? Ano yung ano nila? Ano yung tawag sa kanila? Ano ba? Daan? The way. The way, yun. Ayan, the way, the way. Ito po yung pangalan ng galantaran ng mga ano. Ito. Tanong ni Kristo, nagtataksa ng iglesia o hindi? Po? Nagtataksa ng iglesia o hindi? Nagtataksa ng iglesia. Tanong ni Kristo. Opo. Nagtataksa. Opo. Nagtataksa, anong pinigay ng pangalan? Walang problema doon kasi mababasa naman natin Iglesia ni Kristo. Aminin mo, Iglesia ni Kristo, ang Iglesia. Oh, totoo po yun. Opo, totoo po yun. Natalikod o hindi natalikod ako ng Iglesia ni Kristo? Ano po? Natalikod o hindi natalikod ako ng Iglesia ni Kristo? Natalikod? Natalikod o hindi natalikod? Ay, yung totoong Iglesia po hindi natalikod yan. Hindi na natalikod ang totoong iglesia. Hindi po. Patunayan mo, tatapong talaga kung hindi natalikod ang unang iglesia ni Kristo. Bakit? Yung mga apostol tumalikod po ba? Hindi. Sino ba ang unang tumatag? Di ba si Kristo? Sino pinangalanan? Yung 12 apostol. Kaya nga. Tumalikod. Sino tumalikod dito? Si Judas na po. Anong galan ng mga aral ng mga apostol? Oo, dami-dami ito. Baka abuti tayo ng mga okay. Anong dala ng mga aral ng mga apostol? Tinanggap ba nila hanggang sa ngayon? Tinanggap hanggang ngayon? Buhay pa ba mga apostol? Ganito. Tinanggap po nila yung aral ng Panginoon. Tinanggap nila? Opo. Nang namatay ang mga apostol, hanggang ngayon ba tinanggap nila? Sino po tumanggap? Tayo. Okay, dapat tanggapin natin. Tanggapin natin. Opo. Anong doktrina ng mga apostol? Ayun, ang pag-usapan natin. So, gusto mo na itong pag-usapan natin? Baptism. O sige, o sige. Anong laban mo sa baptism? Title o name? Paano pagbabit ng pagbabautis mo sa tao? Kaya nga po, ano ba yung utos? Basahin natin. Diyan? Materyo. Materyo. Okay. Materyo. O, pakibasa. Pakibula nga. May time pa naman. May time pa naman, mahaba pa naman yung time. Di pupunta rin pala tayo sa baptism. Maganda yan. Actually, basic. May ano pa, may... 2 minutes pa.
Baptism. Anong, bro, paano po baptism? Kadim, kasi hanggang 9 oh. minutes to. Pwede naman tuloy. Next, ano na lang po natin tayo, continuation so, na natin. So, ubusin na lang yung 2 minutes. Sharing lang. Okay, yung baptism natin, ito ang tanong. Paano ba tayo mag-baptize dun sa, ayon sa sinabi dun sa... Brad. Apo. I-concise mo na kasi... Okay. Ito, kumahan mo ito. Diretso na. Okay. Name ba? Five minutes. Name ba or... Ito. Title. Ayun, tinabi ni Brother Francis. Oh. Sa ating baptismo ang mga apostol, apostol doctrine, sa name ba o sa title? Colossians 3.17. Basa nga, Brother Robert. Colossus 3.17. Si ano ang kasarap? Si Patrick Serapran, yung mga pockets, mga copies. At anumang inyong ginagawa? At anumang inyong ginagawa sa salita? Okay. Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pangalan. Na papasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Okay. Kung title, ang bautismo ninyo, Father, Son, Holy Spirit. Ang tanong, nasunod nyo ba yung totoong utos ng Diyos o hindi? Pagka hindi nyo nasunod, kasi lack of revelation, ito gagawin nyo. Kasi ang utos, magbautismo sa? Pangalan. Titulo ba? Pangalan ng utos. Ano utos? Anong pangalan binigay? Oh, Acts 4:12, basahin mo. Ano itong binigay na pangalan? Si Reprof naman. Acts 4:12. Walang ibang pangalan niya sino na lang yan? Acts 4:12. Sa kanina ba, iba ay walang kaligtasan. Walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan niya. Kasi sino na lang yan, nagbinigay na pangalan ni Kristo. Oh, hindi naman pala. Hindi naman baptism mo yun eh. Ano ba utos sa Mateo? Okay. Apo. Pakinggan mo na po. Ano po ba ang utos dito? Magbautismo sa? Pangalan. Ano po utos ng Panginoon? Anong nakasunod sa utos na tayo? Okay. Ang utos po dito kasi, ang utos po dito tayo, magbautismo sa pangalan. Ang tanong, tinupad ba? Anong pangalan? O oh, yun, pangalan. Nagkits niyo ba yung kanina yung ano ni Brother Francis? Ito, ang tawag dito, ano po ito? Ano na kasunod sa 2.37? Ano po? 2.38 na ang gawa? Okay, basahin mo. Basa. Patrick. Ayun mo para. Tay, ano, alam niyo rin pala. Ang pangalan. Pedro, magsisipin yung pagbautismo. Ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Yung pala eh. Tama po. Kaya hindi titulo. Hindi po titulo. Hindi po titulo. Kailangan niyo po. Ano ba baptismo ni Pedro? Sa pangalan sa titulo. Ay, hindi kayo po patitulo tayo. Hindi. Pangalan niya eh. Baptismoan kayo sa pangalan ni Jesu. Ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi nyo naiintindihan. Ito po. Itong Father Son, iba kayo, ano kayo? May tatay, may anak na kayo? Hindi kayo. Tingnan ko muna po, tanong ko lang. Kayo po tatay na. O tatay. Yun yung pangalan nyo? Hindi, iba yung kalabayan yan eh. Iba kalabayan eh. Hindi. Ini-explain ko po para maintindihan lang natin. Ang tanong ganito. Ang tanong ganito. Ang Ama at ang Anak pagkapareha sa hindi. Magkapareha. Magkapareha. Ano ba pa? Bautismo pag-aaralan natin? Hindi mo na lang diretso. Ah, sige. Magkapareha ba? Magkapareha. Hindi. Ang kalagayan. Hindi. Ito na lang hindi. Opo. Opo. Ano pa? Hindi makakapareha. Opo. Hindi makakapareha. Ngayon, pag hindi sila magkaiba, papaano yung Espiritu Santo? Kung hindi sila magkaiba. Magkaiba siya. Okay. Ang Ama at ang Anak, paano yung Espiritu Santo? Ibig sabihin para sa inyo, hindi sila magkaiba. Hindi
Hindi naman, magkaiba, magkapareha sila, magkapareha sila. Magkapareha sila. Dahil yun ang utos. Dahil yun ang utos gagawin ng tao pag babawis mo. Hindi, ano ba tinatawin nyo? Bautis mo yung kalagayan? Kaya nga eh. Apo. Kaya nga eh. Sa 238, gagawin nyo ang bautis mo sa pangalan ni Jesus, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa Acts chapter 2, verse 38, wala pong binanggit na Ama ng Espiritu ko doon. Binasa po niya kanina. Apo. Basahin nyo po. O, may binanggit ba niyang Ama? Anak? Sinabi sa kanina ni Pedro. Kasahin niyo po, may ama anak po ba dyan? Meron po. Oo. Binasa ko rin ang sa 2 Acts 2. Opo, ang mga balik po ba yun? Baka Matthew 28, 1920 po yun. Opo. Pwede niya yun na tayo. Ano pag-usapan natin? Kalagayan, ang ama anak? O yung baptism? Mamili po kayo kasi ako sa oras ko. Next week. So, tuloy niya next week. Okay. Closing prayer. Binigyan mo ng kapaliwanag ang bawat isa sa amin na sana matunghayan at napakaralan ang mabuting salita na inaatan mo bawat sa bawat isa sa amin. Sana po, buksan mo ang aming mga pagpusong etisipan, matunghayan at makita ang katotohanan, makita at matungo sa tamang landas na aming pinadaanan. Sana po, Ama, ito magiging gabay sa amin sa mga araw-araw na di mga paglalakbay. Ikaw sana ang mag-iingat sa bawat sandali ng aming buhay. Kung magsabalong Ama, makapaglingkod pa kami sa inyong dakilang pangalan. Ito po ay aming lubos na ipinasambang sampalatayanan. Tinanggap na po namin ang lahat. Binatawad po ang aming mga kapupuna at mga pagkakasala. Ito ay sa pangalan po ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. 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 Gusto niyo ba ano? I-add nyo da, sa ano group. Pwede mo i-add eh. Pag member ka ng group, kahit di ka admin, pwede mo i-add.